Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. The book of Romans chapter 8 verses 31 hanggang 32. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay niya para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Receive your gift. Ang Diyos po ang greatest giver. Kaya sa panahon po ng Pasko, nawa maunawaan natin na siya po yung unang nagbigay sa atin. Ang sabi po sa Romans chapter 8 verse 32, hindi niya pinagkait yung kanyang sariling anak para sa ating kaligtasan. Kasi yun po ang nature ng Diyos. Siya po ay Diyos ng pag-ibig, sabi sa 1 John chapter 4 verse 8. At sabi nga po sa James chapter 1 verse 17 at Matthew chapter 7 verse 11, siya po yung giver of gifts. At mahalaga po makita natin na ang Diyos po talaga ang greatest giver. Kasi dapat ma-experience po natin ngayong Pasko yung tunay na kasaganaan na nagmumula sa Kanya. Pangalawa po, maintindihan po natin na ang Diyos po, naranasan niya po yung ating pong naranasan. Kaya yung gift niya po sa atin ay yung kanyang anak mismo na nakaka-identify sa atin bilang mga tao. Sabi po sa John chapter 1 verse 14, siya po'y nagkatawang tao at nanahan sa piling natin. At sabi sa Hebrews chapter 2 verse 14, He shared our humanity. At sa Hebrews chapter 4 verse 15, ang sabi po dyan, nakakasympathize po siya sa ating mga weaknesses. Tunay nga na masasabi natin na si Jesus po yung ating Emmanuel, God is with us. Kaya kung tayo po'y nalulungkot, natatakot, nahihirapan sa panahong ito, lagi lamang nating iisipin na God is with us. At sa Romans chapter 8 verse 31, sabi po dyan, God is for us. Ang Diyos ay nasa panig natin. At siyan po yung greatest gift na ibinigay ng Diyos sa atin, ano po, na siya mismo po ay nakaka-relate sa ating mga pinagdadaanan sa buhay na ito. Kaya huwag po tayong matakot na lumapit sa Kanya kasi ang Diyos po nais niya iparana sa atin yung Kanyang pagmamahal sa panahon po na katulad po nito. So, napakahalaga lamang po manalig tayo kasi yun po ang paraan ng pagtanggap natin ng gift. Ang sabi po sa Romans chapter 5 verse 17, sa pamamagitan daw po ng Panginoong Hesus, tatanggapin po natin yung God's abundant provision of grace. Yun po yung sinasabi sa John chapter 1 verse 16. At ang description po dyan, yung abundant provision of grace. Ibig sabihin, there's so much abundance na ino-offer ng Diyos para sa ating lahat na mananalig sa Kanyang anak na si Jesus. At ang sabi po dyan sa Romans chapter 5 verse 17, tatanggapin din natin yung tinatawag na gift of righteousness. By faith, tayo po'y mapapabilang sa pamilya ng Diyos at mai-enjoy po natin ang lahat ng privileges and benefits na meron po sa paghahari ng Diyos. Sabi ng John chapter 1 verse 12. Kaya sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, kailangan lamang po manalig tayo. Kasi po ang lahat ng bagay ay tinatanggap lamang natin sa pamamagitan po ng pananampalataya at pananampalataya sa Panginoong Jesus. Kaya napakahalaga po ngayong Pasko, tanggapin niyo po yung regalo ng Panginoon. Yung greatest gift, walang iba, kundi ang Panginoong Jesus at maranasan natin yung kanyang handog na buhay, naganap at kasiyasiya at maranasan natin yung gift of righteousness dahil tayo'y nanalig sa Kanya. Ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning!